Magandang umaga mga bata! Kamusta na kayo? Inaasahan ko na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Ating simulan ang araw na ito na puno ng magagandang aral at magagandang pananaw. Inaasahan ko ang inyong patuloy na pag-aaral at pakikisa sa ating live streaming lesson. Narito akong muli, si Ginang Jane Emrys Q. Contesido, ang inyong guro sa Aralin Panlipunan 6 upang samahan kayong tuklasin kung ano nga ba ang naging resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa atin. Nais kong muling ibigay ang mga paalaala na dapat nating tandaan. Ano-ano nga ba ito? Una, ihanda ang papel at pen. Pangalawa, mahalagang bagay at tanong lamang ang isulat sa comment section. Pangatlo, kung kayo ay mawala ng koneksyon, pumasok ulit hanggat kaya. At panghuli, igalang ang opinyon ng bawat isa. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na ang mga bata ay naipaliliwanag ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, tayo munang magbalik-aral sa nakaraang aralin. Handa na ba kayo mga bata? Ano nga ba ang ating gagawin? Suriin ang bawat pahayag. I-comment ang K kung ito ay katotohanan at HO kung haka-haka o opinyon. Uulitin ko, K kung katotohanan at HO kung haka-haka o opinyon. Handa na ba kayo mga bata? Simulan na natin. Ang unang bilang, pinasinayaan ang pamahalang Commonwealth noong Nobyembre 15, 1935. I-comment na yung sagot. Okay? Kung ang iyong sagot ay K, tama, mahusay. Pangalawang bilang na tayo, mga bata. Kahanga-hanga ang mga programang ipinatupad ng pamahalaang Commonwealth. Isulat na o i-comment na yung sagot. Okay? Kung ang iyong sagot ay HO, tama ka na naman. Dumako na tayo sa pangatlong bida. Ang saligang batas ang pangunahing gabay ng pamahalaang Commonwealth. Sige nga, i-comment mo na. Okay. Kung ang iyong sagot ay K, tama ka na naman, mahusay. Pang-apat na bilang na tayo, mga bata. Ang Commonwealth ng Pilipinas ay may sariling saligang batas na nagtatakda sa uri ng pamahalaan, sa mga patakarang ipatutupad at sa tungkulin at kapangyarihan ng mga pinuno ng bansa. I-comment mo na yung sagot. Okay? Kung ang iyong sagot ay K, magaling! Tama ka na naman! Dumako na tayo ngayon sa panghuling bilang. Naging katangi-tangi ang pamamahala sa ating bansa sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth. Sige na, i-comment mo ang iyong sagot. Alam kong alam mo yan. Okay. Kung ang iyong sagot ay HO, aba, ang husay at talagang handang-handa ka na para sa pag-aaral ngayong araw. Napakahusay talaga. Bigyan nyo nga ang iyong sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling! Ngayon naman ay dumako na tayo sa aralin natin ngayong araw. Halina't samahan nyo ako at tuklasin kung ano nga ang naging resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa atin. Maraming pagbabagong panlipunan ang ipinatupad ng mga Amerikano noong panahon ng kanilang pananakop sa Pilipinas. Isinilang nila ang sistemang pampublikong edukasyon.
Nagpatayo rin sila ng mga paaralan at mga kolehiyo at mga universidad. Pinalaganap din nila ang Ingles bilang wikang panturo. Mayroon ding mga Pilipino na pinadala sa Amerika upang mag-aral. Bunga nito, marami ang naging bihasa at talimbag ng mga sulatin sa wikang Ingles. Binigyang pansin din ang pangangalaga sa kalusugan at pagpapaunlad ng transportasyon at komunikasyon sa Pilipinas. Ipinatupad din ng Amerika ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Nagkaroon ng kalayaan sa pananampalataya at inalis bilang opisyal na relihiyon ang Katolisismo. Atin na ngayong isa-isahin ang mga pagbabagong panlipunan sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Unang pagbabago, pagbabago sa sistema na edukasyon. Isa sa pinalaganap na pagbabagong panlipunan ng mga Amerikano ay ang libreng edukasyon sa lahat. Ang focus ng edukasyon ay ang pagtuturo sa mga Pilipino ng mabuting pagkamamamayan, kabutihang asal, diwa ng demokrasya, at na wikang Ingles. Ang mga sundalong Amerikano ang naging unang guro sa mga lugar na kanilang nasasakop. Noong 1901, itinatag ang kagawaran ng pagtuturong panlahat o Department of Public Instruction. Ito ang inatasang mga siwa sa bagong sistema ng pampublikong edukasyon na binubuo ng tatlong antas, elementarya, sekundarya, at tersyarya o kolehiyo. Ang lahat ng bata na may edad 7 ay kailangang ipalista sa pampublikong paaralan sa kanilang bayan o lalawigan. Ginamit ang mga paaralang itinatag ng mga Espanyol at nagtayo pa ng mga bagong paaralang normal at mga paaralang agricultural, vocational at technical sa iba't ibang lalawigan. Nakasaad din sa batas ang pagpapadala ng mga gurong Amerikano sa Pilipinas. Tumating sila noong Agosto 1901 sakay ng barkong USS Thomas. Ito ang pinagmulan ng bansag na Thomas Heights sa 600 voluntaryong guro mula sa Amerika na unang dumating sa bansa. Nadagdagan pa ang mga ito hanggang sila ay umabot sa bilang na 1,074. Noong Agosto 26, 1903, ipinasa ng Komisyon ng Pilipinas ang batas pensyonado nagpahintulot sa mga Pilipinong makapag-aral sa mga universidad sa Estados Unidos. Ang kanilang mga gastusin ay binayaran ng pamahalaang Amerikano. Tinawag silang mga pensyonado sapagkat sila ay naging mga eskolar sa pamahalaang kolonyal. Ilan sa mga pensyonadong nakilala ay sina Jose Abad Santos sa larangan ng Abogasya, Francisco Benitez sa edukasyon, at Dr. Honoria Acosta Sison sa medisina. Dumako na tayo ngayon sa pangalawang pagbabago. Ito ay ang mga pagbabagong pangkalusugan. Noong digma ang Pilipino-Amerikano, ang ikinamatay ng karamihan sa mga sundalong Amerikano ay dahil sa sakit kaysa bala ng mga Pilipino. Kaya nang matapos ang digmaan, agad na pinagtuunan ng pansin ng pamahalaang kolonyal ang pagsugpo sa mga nakakahawang sakit tulad ng kolera, tigdas, bulutong, beriberi, disenterya, malaria, at tuberculosis. Noong 1901, binuo ang lupo ng kalusugang pampubliko o Board of Public Health.
Ang pangunahing tungkulin nito ay bigyan ng sapat na edukasyon ang mamamayan upang iwaksi ang mga pamahiin at maling paniniwala na may kaugnayan sa kalusugan. Tinuruan din ng mga Pilipino tungkol sa wastong pangangalaga at paglilinis sa sarili, tahanan at sa kapaligiran upang maiwasan ang pagkakasakit at pagkalat ng mga nakakahawang sakit. Nagtatag din sila ng mga klinika, ospital, leprosaryo at iba pang institusyong nangangalaga sa kalusugan. Isa ang Philippine General Hospital o PGH sa mga ospital na ipinatayo ng mga Amerikano upang makatulong sa pagsugpo ng mga nakamamatay at nakahahawang sakit sa Pilipinas. Nagpatayo rin sila ng mga ospital para sa mga taong may sakit sa pag-iisip upang mabigyan ng sapat na pagkalinga. Nagawang mapabuti ng mga Amerikano ang kalagayang pangkalusugan ng nakararaming Pilipino sa pamamagitan ng epektibong sistema ng pagbabakuna at paghihiwalay sa mga may sakit gaya ng ketong upang hindi sila makahawa. Dumako na tayo ngayon sa pangatlo. Ito ay ang pag-unlad sa transportasyon, komunikasyon at infrastruktura. Pinaunlad ng mga Amerikano ang sistema ng transportasyon at komunikasyon upang mapabilis ang pagbibiyahe ng mga tao at produkto at ang pag-uusap ng mga tao sa isa't isa. Isa sa mga unang batas na isinagawa ng Komisyong TAP ang paglalaan ng pondong 2 milyong piso para sa paggawa ng mga kalsada at mga tulay. Noong 1903, ipinakilala ng mga Amerikano sa Pilipinas ang mga sasakyang demotor gaya ng kotse at truck, bagamat nanatili ang mga karetela at kalesa. Binili ng pamahalaang kolonyal ang Manila Dagupan Railway Company mula sa mga Espanyol na naging Manila Dagupan Railway Company mula sa Maynila. Pinahaba ang mga riles mula sa 175 kilometro hanggang 1,375 kilometro upang marating ang mga lalawigan sa Hilaga at Katimugang Luzon. Noong 1905, nagsimulang magparoot pa rito sa mga pangunahing kalsada ng Maynila ang mga karating puok, ang trambiya o electric streetcar. Nagpatayo ng karagdagang 176 na daungan ang mga Amerikano upang mapadali naman ang pagbibiyahe ng mga tao at mga produkto sa Visayas at Mindanao. Sila rin ang nagpakilala ng sasakyang panghimpapawid na unang lumapag sa Pilipinas noong 1911. Gayunman, nagsimula lamang ang commercial na paglipad ng mga eroplano noong 1930 nang maitatag ang Philippine Aerial Taxi Company o PATCO. Sa larangan naman ng komunikasyon, nagsimulang maglatag ang mga Amerikano ng linya ng telepono sa Maynila noong 1905 at ng radyo telepono noong 1933. Maging ang mga pamahalaang pambayan at panlalawigan ay pinag-ugnay sa pamamagitan ng mga telepono, telegrapo at radyo. Pinagbuti rin ng mga Amerikano ang sistema ng paghahatid ng sulat, telegram, salapi at mga bagahe. Ang pagkakaroon ng makabagong paraan ng transportasyon, komunikasyon at infrastruktura ay nagpaunlad sa pamumuhay ng mga Pilipino. Pumunta na tayo ngayon sa pang-apat. Ito ay ang pagpasok ng mga bagong relihiyon. Ang pagdating ng mga Amerikano at pagkalis ng mga Espanyol ay nagdala rin ng malaking pagbabago sa relihiyon
at paniniwala ng mga Pilipino. May mga ilan sa kanila ang nagtatag ng sariling uri ng relihiyon bukod sa bagong ipinakilala ng relihiyon ng mga Amerikano. Narito ang mga relihiyong umusbong sa Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano. Ang una ay ang Iglesia Filipina Independiente. Ipinahayag ng manunulat at politiko na si Isabelo de los Reyes ang pagkakatatag ng Iglesia Filipina Independiente o IFI noong ikatatlo ng Agosto 1902. Inialok niya kay Gregorio Aglipay, dating paring Katoliko at noon ay military vicar general ng mga revolusyonaryo na pamanuan ang bagong tatag na simbahan. Si Gregorio Aglipay ay eskomulgado sa simbahang Katoliko Romano noong Mayo 1899 dahil sa pag-uudyok sa mga paring Pilipino na mag-alsa at hilingi ng mas maraming Pilipino ang italagang pura parko. Pinamunuan ni Aglipay ang simbahang tinatag ni De Los Reyes, ang tinatawag ding simbahang Aglipayan. Tingnan natin. Ang sumunod ay ang Protestantismo o Protestantismo. Humina ang kapangyarihan ng simbahang Katolika mula nang ipinatupad ng mga Amerikano ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Dahil sa walang kinikilalang opisyal na relihiyon ng kolonya at alinsunod sa tinataguyod ng Amerika na kalayaan sa pananampalataya, mabilis na nakapasok sa Pilipinas ang Protestantismo. Naitala ang unang gawaing panrelihiyon ng mga Protestante, ang mga tagasunod ng Protestantismo sa Maynila noong Agosto 28, 1898. Pinamunuan ito ni George Stuhl, nakasapi ng Methodist Episcopal Church. Dumalo sa pagtitipon ang mga sundalong Amerikano at ilang mamamayang Pilipino. Sa taong ding ito, nagpulong sa New York ang mga pinuno ng mga simbahang Presbyterian, Baptist at Methodist upang talakayin kung paano dadalhin sa Pilipinas ang pananampalatayang Protestante. Naging bukas naman ang Maynila sa lahat ng denominasyon ng simbahang Protestante. Dahil dito, hindi na napigilan ang pag-usbong ng mga bagong simbahang Protestante at mga sekta na itinatag ng mga Pilipino. Ang ilan sa mga ito ay ang Iglesia Evangelica Methodista en las Islas Filipinas na itinatag ni Nicolás Zamora noong 1909 at ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo noong 1914. Hindi lamang sa aspektong pampolitika at panlipunan nagkaroon ng mga pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Noong panahong pananakop ng mga Amerikano, malawakan din ang pagbabago sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa larangan ng kalakalan at komersyo, agraryo, agrikultura at iba pang industriya at sa sistema ng pananalapi at pagbubuwis. Mayroon pang sumunod, mga pagbabago sa sistemang pang-ekonomiya. Iba't ibang patakaran at batas ang pinatupad ng mga Amerikano sa Pilipinas na nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino. Maraming pagbabago sa ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng Amerika. Umunlad ang kalakalan, industriya, agrikultura, at sistema ng pananalapi at pagbubuwis. Nagkaroon ng mga reforma sa agraryo gaya ng una ay ang Philippine Organic Act ng 1902. Ito ang batas na nagbibigay ng limitasyon sa sukat ng mga lupaing maaaring ipagbili o iparenta sa sino mang naninirahan o nagtatanim dito sa nakalipas na 5 taon. Ang sukat na 16 na hektarya para sa mga individual at 1,024 na hektarya naman sa mga korporasyon.
Ang sumunod ay ang homestead law ng 1,900. Ang batas na ito ay nagtatadhana ng pagbibigay ng hindi hihigit sa 25 hektaryang lupa sa mga Pilipino na gustong magsaka sa pasubaling ang lupang ito ay kanilang nilinisin at tatanan. Ang sumunod naman ay ang Rice Tenancy Act ng 1,933. Layunin ng batas ang magkaroon ng pantay na hatian sa kita ang may-ari ng lupa at ang mga kasama. Nagkaroon ng malayang kalakalan ang Amerika at Pilipinas sa batas ng batas na nagpapatupad sa Pilipinas. Ang susunod naman ay ang Philippine Tariff Act ng 1,902. Sa ilalim ng batas na ito, pinayagan ang pagpasok ng mga produkto sa bansa. Sunod ay ang Piney Aldrich Act ng 1,909. Ito ay nagsasaad na ang lahat ng mga produktong Amerikano ay maaaring ipasok sa Pilipinas na walang taripa at kota, o ibig sabihin, walang limitasyon sa dami. Sumunod ay ang Underwood-Simons Act na 1,913. Sa pamamagitan ng batas na ito, ay inalis ang taripa, kota at lahat ng restriksyon sa mga produktong agrikultural gaya ng abaka, asukal at tabako na ipinapasok sa Amerika ng Pilipinas. Ito rin ang nagpayabong sa malayang kalakalan o free trade sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpatupad din ang mga Amerikano ng pagbabago sa sistema ng pananalapi, pagbabako at pagpapautang. Iba't ibang uri ng buwis ang pinataw sa Pilipinas upang makalikom ng pondo para maipagpatuloy ang iba't ibang programa at proyekto ng mga Amerikano. Ngayon ay dumako na tayo sa susunod na pagbabago. Ito ay pagbabago sa larangan na wika. Tingnan natin kung ano yung mga pagbabago sa wika. Ingles ang wikang ginamit ng mga Amerikano sa pagtuturo na sa mga pampublikong paaralan. Dahil dito ay maraming Pilipino ang naging bihasa sa pagsusulat ng mga obrang pampanitikan gamit ang wikang Ingles. Gayunpaman, ang sistema ng paggamit ng wikang Ingles ay higit na nagpalaki sa agwat ng mayayaman at mahihirap na Pilipino. Karamihan sa mga naging biyasa sa pagsasalita at pagsusulat ng wikang Ingles ay mayayaman, samantalang karamihan sa mahihirap ay nanatili sa paggamit ng kanilang kinagisnang dialekto sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon mga bata, paalala lamang, bukas ay mayroon ng karagdagang pagtalakay ang inyong guro sa Araling Panlipunan patungkol sa araling ating tinalakay ngayon. Ito ay maaaring maganap sa FB Messenger Classroom, pag-text, tawag, o kaya sa Google Meet. Kaya pinaalalahanan ko kayo na makilahok dito upang mas maunawaan pa ninyo ang aking tinalakay ngayon. Kaya huwag kakalimutan mga bata, dumalo pa kayo sa inyong talakayan. At para sa ating paglalagom ng aralin, ating natutunan sa araw na ito ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano. Una, pagbabagong panlipunan. Ano nga bang nasa ilalim nito? Una ay ang pagbabago sa sistema ng edukasyon. Pangalawa, pagbabago pangkalusugan. Tingnan nga natin. Okay, ayan. At ang pangatlo ay ang pag-unlad ng transportasyon, komunikasyon at infrastruktura. Apat, pagpasok ng mga bagong relihiyon. Ngayon naman sa pangalawa ay ang pagbabagong pang-ekonomiya. Ito ay ang mga pagbabago sa kalakalan at komersyo at industriya. Pangalawa,
reforma sa agraryo at agrikultura. Sunod ay pagbabago sa sistema ng pananalapi, pagbabago at pagpapautak, at ang pagbabago sa sistema ng pagbubuwis. At ang huli na nating tinalakay ay ang pagbabago sa larangan ng wika. Okay mga bata, naunawaan niyo ba ang ating tinalakay ngayon? Ngayon naman ay susubukan kong alamin kung gaano niyo nga ba naunawaan ang araling ating tinalakay ngayong araw. Maaaring isulat ang titik ng iyong sagot sa ating comment section. Handa na ba kayo? Like nga dyan kung handa-handa na kayo. Okay, simulan natin. Unang tanong. Tawag sa mga gurong Amerikano na dumating sa Pilipinas. A. Ilustrado. B. Pensionado. C. Thomasite. At D. Guro. I-comment na ang titik ng iyong sagot. Okay, kung ang iyong sagot ay si Thomasite, mahusay. Pangalawang bilang na tayo. Tawag sa mga Pilipinong eskolar na nag-aral sa Amerika. A. Ilustrado. B. Pensionado. C. Thomasite. O D. Guro. Ano ang tawag sa kanila mga bata? Okay, tignan natin. Kung ang iyong sagot ay B, pensionado, tumpak, mahusay. Pangatlong bilang na tayo. Ito ay ang halagang pinapataw ng pamahalaan sa mga produkto ipinapasok o inilalabas ng mga negosyante sa isang bansa. Anong tawag dito? A, taripa. B, kota. C, benta. O D, free trade. I-comment lang yung sagot. Okay, tingnan natin. Kung ang iyong sagot ay A, taripa, magaling! Mahusay ka talaga! Pang-apat na bilang na tayo, mga bata. Ito ay patakarang pangkalakalan ng dalawa o higit pang bansa na nagkasundo na walang taripa, kota o restriksyong kailangang tuparin. Ano ito? A. Taripa, B. Free trade, or kota, C. Benta, o D. Free trade. Ulitin ko, A. Taripa, B. Kota, C. Benta, o D. Free trade. I-comment lang yung sagot mga bata. Okay, kung ang iyong sagot ay D, free trade. Ang galing! Mahusay ka talaga! Ngayon naman, dumako na tayo sa panghuling bilang. Ito ay ang wikang ginamit ng mga Amerikano sa pagtuturo sa mga pampublikong paaralan. Anong wika ito? A. Tagalog, B. Espanyol, C. Ingles, o D. Bisaya? Sige nga, i-comment na. Tingnan nga natin. Kung ang iyong sagot ay C, Ingles, mahusay! Ikaw talaga ay magaling at iyong naunawaan ang ating tinalakay ngayong araw. Ngayon naman ay aming babasahin ang mga comment o kung mayroon bang katanungan na nailagay o mayroon pa ba kayong katanungan. So, tingnan natin. Okay, may isang katanungan. Paano nakatulong ang makabagong uri ng transportasyon, komunikasyon at infrastruktura sa bansa? Gandang katanungan niya. Ito ay nakatulong sa pamumuhay ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Sa transportasyon ay napabilis ang paghahatid ng mga produkto sa iba't ibang panig ng bansa. Sa komunikasyon ay mas naging malinaw at mabilis ang naging transaksyon lalo na sa pagpapadala ng impormasyon ukol sa mga produkto at mga kalakal. Pagdating naman sa infrastruktura, napaunlad ang ating mga kalsada at daan. Tama ba mga bata? Naway, nasagot ko ang iyong katanungan. Para naman sa
sa inyong takdak-aralin, sa inyong learning journal, sagutan ang katanungang ito. Nakabuti ba o nakasama ang pagbabago sa lipunang Pilipino at nadulot ng pananakop ng mga Amerikano? At bakit? Ano nga ulit mga batang paksang ating tinalakay ngayon? Magaling! Ito ay naipaliliwanag ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano. Ako'y nalulugod at nagagalak sapagkat alam kong mayroon na naman kayong karagdagang kaalaman na natutunan sa araw na ito. Tandaan mga bata, sa araling panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. So narito ang aking sanggunian. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita, muli ako si Kinang Jane M. Riscondicido, ang gurong tagaulat sa araw na ito. Maraming salamat mga bata!